What's happening with y'all? This is Weezer Steelskin ng El Guerrillo Malagueros Bulacan's Finest Production or BF Pro. Once again, welcome sa One-Sided Mind Channel kung saan tinatalakay natin ang mga bago, luma ng mga kanta natin, mga idolo mula sa Campo ng Donggalo at sa mga affiliated dito, pati na rin sa mga kaibigan nila. So this time, mga kapatid, ay lalapag tayo sa unexpected at lalayo tayo sa kung ano bang nangyayari ngayon sa labas. Eto na! Kay Shobal di tayo pupunta, mga kapatid, no? At syempre, alam nyo na kung anong nangyayari ngayon, no? Siguro naman, baka nahagip nyo yung mga balita ngayon, mga kapatid, na... Ay, huwag na natin pag-usapan yan. Dito na lang tayo, mag-focus na lang tayo dito kay Ginoong Shobal di, no? Ito ay lumabas noong September 4th, 2020. Okay, that was last year, God. Damn. But man, this is gonna be the first time na talagang matututukan ko itong awitin ni Shobaldi na ito, no? Hindi ko pa narinig yung High School Life 1 ng puro, no? Hindi ko alam, mo kasi iba kasi yung ini-enjoy mo yung music sa talagang papakinggan mo, no? So eto ngayon, itong High School Life 2 ay papakinggan talaga natin kung ano ba talaga ang kwento dito sa, na nakapaloob sa kantang ito, no? Featuring sino ba to? Wenceslao? Bay Wenceslao? Sana hindi ako nagkamali ng bigkas, ano? Okay, so I think ito na siguro yun. Pakinggan na natin, mga kapatid, no? Let's go! Hold on. Sa mga hindi pa po nakaka kung gusto niyo pong maging part ng maliit na pamilya namin, you can hit that subscribe button and turn on that bell. Ilagay mo lamang yung sana all para lagi kang updated every time I put up a video. Okay, maraming salamat sa iyo. Let's go. Mahina yata. Mahina nga. Naalala ko yung kanta na to, ah. Ito yung parang kinanta namin before we left the school nung after namin that was like a graduation song. Man, hindi ko na realize na ganung kalungkot pala kantahin yung kanta na yon nung na-realize namin na talagang think na ito na talaga yung last time na magkakasama-sama tayo sa loob ng school na to. And yeah, we're gonna go part ways kasi magkakaiba na tayo ng school after pag nagtungtong na tayo ng college. At yun na nga ang nangyari, mga kapatid, ano, after ng high school days ko, boom, wala na. Ano na, kumaga parang ang lalayo na namin sa isa't isa, although mga tagahagunoy lang din yung mga classmates ko, ano, after namin mag-step in sa ano sa college world ay hindi na halos ano magkakita-kita ng madalas, no? Kasi nga syempre iba na yung tinatahak namin na landas. So balik tayo sa topic na ito. Shobal D featuring Bay Wenceslao. Let's go. Pansin ko, ano, mga kapatid, I think si Ginoong Shobal D ay nakatagpo ng mahusay na mga awit dito, no? Ito yung minsan kasi, mga kapatid, kapag ka ikaw ay manunulat, no, hindi ganun kadaling makahanap ng yung babaeng kakanta na talagang aakma yung boses doon sa gusto mo mangyari sa kwento ng kanta, no? Kasi nga kung mag-storytelling ka pagkatapos yung wala kang makitang ano, kadalasan kasi kung sino lang yung available, no, pero meron ka talagang may ano ka talaga, may tamang timpla ka talaga na nasa isip
na dapat na boses, no. So itong nabunot ni Ginoong Shovel dito ay akmang-akma yung boses. May drama talaga yung ano niya. Yung boses niya, no. Iyon talaga yung pasok na pasok dito sa banat na to. Although wala pa talagang sinasabi, no. Nagano pa lang la 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 na 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 na. Pasok. Lumipas, uupa rin ang kwento ng mga hindi malilimutang sandali at tiyempo na dumadaan ako sa tapat ng inyong silid, sinisilip kang pasimple, ako'y nagmamasid, baka kasi meron nang bumabakod sa'yo, di pwede kung anong magagawa ko sa kanya na ko depende, ang pagtsatsaga ko ng ilang buwan na panliligaw, sinugot mo ng mahal kita, yan ang yung paglilinaw na wala akong dapat, ikaw bahala magtiwala, isipin ko ay pag-aaral ko at maniwala na magagawang makapasa sa mga pagsusuli dahil sabi mo bahala ka, iwan ka pag umulit ka. Ooh. Ang galing nito, no, yung ibinibigay sa atin na kwento ni Shovel dito. Na isa sa larawan ko sa ano ko sa isip ko, no, yung sinabi niya na ano na pag dumadaan siya sa bintana ng kanilang silid, man, nangyayari talaga yun, no? Yung kapag ka, ano ba tinatawag nila dito? Parang may sinasabi silang humihebor ba? Humihebor? Ano ba yung talaga yung tao, ano doon? Tipong dadaan ka sa kwarto ng babaeng sinisinta mo, no? At nangyayari talaga yun para just to check on him. Kung ano ba talaga. Tapos ngayon nga, ganun din ang ginagawa niya para just to make sure that nobody's gonna took his place. 'Di ba? Sinisecure niya yung kanyang yung espasyo niya sa puso ng babae. But then again, may binigay na assurance itong babae sa kanya na dog, mahal kita. I do love you, but you're gonna have to focus on your fucking studies kasi kung hindi maaari ka mag-ulit and then may iwan ka sa akin. 'Di ba? Galing ng sinasabi niya. Ulitin na, tars natin ng konti, ah. Tars natin. Hindi pala konti, lahat na pala. Eh, yeah. Okay, yung sinabi niyang higit dekada ang lumipas. So, ibig sabihin, nagbabalik tanaw na lang dito si Ginoong Shovel din, no? Sa kwento na ito. Nagbabalik tanaw na siya. So, after a decade, more than after a decade, ay sinasariwa niya yung mga nangyari. No? So, ganoon na nga ang masasaksihan natin sa kwentong ito. Pasok. Ako, sa tapat ng inyong silid, sinisilip kang pasimple, ako'y nagmamasid, baka kasi meron nang bumabakod sa'yo, di pwede kung anong magagawa ko sa kanya, ako depende. Yeah, already know, mga kapatid, handa tayong ipagtanggol ang pwesto natin, ano? Hindi pa pwedeng ma-overrun tayo ng ibang barako dyan. No, it's not gonna happen, dog. Kahit malaki ka pa dyan, it don't matter, man. Pagdating sa ligawan, babag-babag talaga tayo, no? Ganun talaga ang pamamaraan dati, no? I mean, you can't bully me around, man. You can't push me when we're talking about a woman, okay? Ang pagtsatsaga ko ng ilang buwan na panliligaw, sinugot mo ng mahal kita, yan ang yung paglilinaw na wala akong dapat, ikaw bahala magtiwala. Isipin ko ay pag-aaral ko at maniwala na magagawang makapasa sa mga pagsusuli dahil sabi mo bahala ka, iwan ka pag umulit ka. Nakikita niyo yung ano, nakikita niyo yung taba ng kwento dito, mga kapatid. Ganito yung timpla ng bagsakan, mga kapatid. Ganito, no? Ganito yung mga early 2000 na pagbibigay ng kwento at paghahain ng damdamin sa isang kanta. Ganito ang bagsakan, mga kapatid. Early 2000 flavor. Sa high school at di ka makasama sa kolehiyo, ayoko noon kaya sagot ko lagi ay di pwede yo. Di pwede yo. Okay, I'll let you. Okay. Tropa na nag-aaya na maglaro, kailangan kong magsakripisyo para di ka mal.
Yeah, man. Kailangan talaga yan. Kapag ka gusto mong magpa-impress or gusto mong maging karapat dapat, ano, kailangan mong mag-sacrifice. You have to sacrifice something in order for you to gain something. No? Ganun talaga dapat. Hindi pa pwedeng kabig lang tayo ng kabig. Kailangan meron tayong isasakripisyo or ile-let go para marating natin yung goal natin. At ito ay yung pagiging karapat dapat sa puso ng babae niyang minamahal dahil pareho silang nag-aaral dito na hindi pa pwedeng maiwan siya at tumungo ang babae sa kolehiyo. Hindi mang, it don't work that way, bro. It don't work that way because long distance relationship is a trash. Believe me. Masaya sa nanong high school, 7 years in my school, di na mapapantayan. Wow, tibay ng boses nitong si ate, mga kapatid. Sino kaya to, ano? Stock natin tong, baka kilala nyo to, mga kapatid, paki ano naman, man. Ang ano din, ang ganda ng ano niya, pagkaka-reach niya sa nota, no, hindi ito yung tipo na pilit. Kumbaga arok na arok niya talaga to. Maaring si ate ay kayang-kayang bumirit at itong mga ganitong klaseng nota ay sobrang normal lang sa kanya, no. Ni hindi maglalabas ng litid yan, di mai-stress yung lalamunan yan. Parang ramdam na parang komportable talaga siya sa ganitong klaseng nota. Na maglaro, kailangan kong magsakripisyo para di ka malayo. Masaya sana nung high school, 7 years in my school, di na mapapantayan. Ngunit pagkato ang buhay, mga ngiti pagbuhay, alaala kailanman. High school life, oh my high school life, akin pang naaala. Yung mga lower register din niya, no, buong-buo, ano, halos hindi kumikinig, wala tayong naririnig na ganun. Talagang komportable yung boses niya. Shovel D, props sa you, man. Ang galing mong mag-pick ng vocalista. High school days, mga high school days na ikaw lang ang kasama. Ang laki ng pinagbago ko dahil sa iyong gabay, ikaw ang nagpakita sa akin ng talento kong taglay na akala ng marami walang mararating. Biruin mo na mismong guro na ang siyang nakapansin. Uy, kumbaga parang ano, parang mas nakilala niya yung sarili niya dito bilang isang mangingibig ng babae, ano. Meron nga tayong sinasabi na ano, eh, na I miss the man I used to be when I'm with you. Alam niyo yun, mga kapatid, iba kasi tayo, iba tayo bilang isang mangingibig, ano, or bilang iba rin tayo bilang isang normal na tayo lang, no. Meron, may iba-iba tayong karakter na nabubuo, or ibig sabihin kasi meron tayong good side and bad side, okay? Yung pagiging kanto boy mo, like when we're talking about streets, I mean, you gotta be hard, di ba? Ganun yung character natin. You gotta be hard on everything that you do. Hindi pa pwedeng yung lelembot-lembot ka, no? But then again, if when it comes to family, loved ones, you're a different person. Di ba? Ganun. Parang ganun ang nangyayari sa kanya rito. Nag-iba siya. Naakala ng marami, walang mararating. Biruin mo na mismong guro na ang siyang nakapansin. Dahil pasado sa exam, aktibo na ako. Oy. Sa klase, sa ibang aktibidad, sa room palagi ng kasali. Sigurado na mainam din talaga na paghugutan ng inspirasyon yung pag-ibig, mga kapatid, ano. Malaki din ang naitutulong sa atin yan. Halimbawa, ikaw, may crush ka pa lang, wala ka pang jowa, ano. Wala ka pang babae sa buhay mo. Pero isa ito sa motivasyon para pumasok at magpapogi at maging mabango, no. Ganun yung ano natin, paggising pa lang ng umaga natin. Daw kahit hindi pa uso yung cellphones noon. I mean, oh, good, 'di ba? Dinadaan natin sa malulupit na letra 'yan. Na nagsusulat na tayo ng mga poems nung araw and then we give it to this girl, a special someone. With that, yung baba, ano yung papel na may mabango? Yung mabangong papel. I forgot what it calls, but parang sa store sa amin may pangalan, ano, pandayan yun, eh. Pandayan, doon sa Hagunoy. So, I mean, every time I get the chance, nung magsusulat tayo ng mga poems doon, para ibigay natin sa gusto natin. Man, kailangan pa yung mabango, no? Ang mahal-mahal pa ng papel na yun. I'm a save up
ng sinasave ko yung mga baon ko just to have that paper. Pagkatapos, ang pangit ng sulat ko. I mean, it's all good. Naibigay ko naman ng ano, naibigay naman natin ng hindi perfecto, pero kung ano yung gusto kong sabihin na ilalahad natin doon. And isa sa pinakamagandang motivasyon, yung pumasok ka araw-araw para makita mo siya, di ba? Tuwa kapag iyong nalaman, pasado sa lahat ng ating napag-aralan. Kaso lang wala ka daw, di ka pumasok sa klase, may sakit ka daw. Yan ang sabi sa akin ng iyong ate, tatlong araw kang wala ngayon. Bakit parang iba, iniiwasan mo ako, teka saglit, galit ka ba? Uy, eto na, mukhang nagsiswitch na yung ano. Mukhang magsiswitch na yung istorya ng kanta, and then patungo na tayo sa ano, nag-elevate na yung kwento, no? Papaklimax na tayo, mga kapatid. At dito hinuhusgahan ng mga kanta. Kasi sa una, maganda yung kwento, and then doon natin malalaman kung paano niya babaliin yung kwento or babaluktotin para mas maging interesante yung istorya, no? And then eto na nga, binuksan na yung pinto ng panibagong pahina ng kanta. At eto na nga, hindi na pumapasok yung babae. So we're gonna have to know. Maiintrigue ka talaga, no? Kung bakit, anong nangyari? Anong kagaya sa mga pelikula, mga kapatid, may mga kapanapanabik na kumikiliti sa utak natin. At iyon ang abangan natin sa kanta nito. Kaya naman tayo ay nananabik na malaman. Ganun ang estratehiya ni Shobaldi dito sa kanta na to. At napakaganda nito, no? Kumbaga, binubuksan na niya yung panibagong istorya. Pasok! Bigla kang umiyak, sabay tulak palayo. Di ko maintindihan yung malinaw palabo. Tinatanong kita kung bakit di ka nagsasalita. Tanging sagot mo ay layuan mo ko. Gusto ko mapag-isa. Masaya! Uy, nagkaroon ng problema, mga kapatid, no? Biglang parang ayaw na ni girl. I mean, there must be something wrong. Diba? It don't make sense. Itong note, itong pag-awit ni ate na to, no, akalain mo na napakasimple. Ang saya sana ng high school. Pero, paggagayahin mo yung pagkakakuha niya dito, dahil nga sa lalaki tayo, no, pero pagka ibang babae ang pakukuhanin natin, mataas to, mataas din to, may hirit eh. Ang saya sana ng high school, na 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 na. May taas na ganun. Aking pang naaalala, high school days, mga high school days na ikaw lang ang kasama. Linggo ng gabi, nag-usap tayo sa telepono, humingi ka na... Uy, umiba yung beat, oh. Nagkaroon ng distortion na ano, na gitara. At parang may nararamdaman akong hindi magandang mangyayari. Kasi mukhang parang halos ano, nagkaroon ng dilim yung beat. Na parang may paparating na ano, na hindi maganda. So ngayon, gusto nating malaman ngayon yun. Ha? Para tayo na ano ng telenovela dito, ah. Galing mo, Shobaldi, ah. Okay to. High school days na ikaw lang ang kasama. Linggo ng gabi, nag-usap tayo sa telepono. Humingi ka ng pasensya sa mga nasabi mo. Sabay bating happy man, sari o bukas na pala. O sige, tulog ka na at huwag ka nang mag-alala. Nagising ng mas maaga para maipaghanda ng regalo, dapat lang ay yung pinakamaganda. Bumili ng tsokolate, bulaklak. Gumaganda na yun. Tug 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 ta. Tug 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 ta. Tapos mayroon pang distortion na ano, na gitara. Nagiging mas interesante, no? Uma-upbeat na yung tunog. Mag-alala, nagising ng mas maaga para maipaghanda ng regalo, dapat lang ay yung pinakamaganda. Bumili ng tsokolate, bulaklak na gusto mo. Gusto ko ay maging ayos ka sa araw na ito. Meron silang ipagdidiwang, ano? May ipagdidiwang sila dito. Kumbaga, naghanda na tong si lalaki, yung bida natin. Naghanda na siya. I mean, he even bought a flower and some chocolates.
interesante. Ako ay kinilabutan ng Teka po. Yung pinapahiwating ng kulog ano tapos ako ay kinilab... Okay, okay, handali. Handali. Sasalida tayo para tayo makasabay sa damdamin. Pasok! Handa ng regalo, dapat lang ay yung pinakamaganda. Bumili ng tsokolate, bulaklak na gusto mo. Gusto ko ay maging ayos ka sa araw na ito. Ako ay kinilabutan, nagbalik sa aking isipan ng sakit na nadama nung araw na ang inabutan ay trahedya na mag hanggang ngayon dama ang sugat lalo na nung aking nabasa ang huli mong sulat. Okay, kung babalikan natin ano, siya ay nagbabalik tanaw. Ngayon sinasabi niya na kinikilabutan siya kapag naaalala niya. What the hell happened? Dali, kasalanan ko rin, pinos ko. Okay, okay. Okay. Naintriga tuloy ako. Okay. Ito na, ang pagbabalik tanaw ni Shabaldi. Dali. Nangyari, na-mute. Okay, pasok. Nagbalik sa aking isipan ng sakit na nadama nung araw na ang inabutan ay trahedya? What the fuck? Trahedya na magpa hanggang ngayon, dama ang sugat lalo na nung aking nabasa ang huli mong sulat. Happy man sa Rindabi, salamat sa pamamahal, pasensya na ako. Ay puta, ay ay. She took her life. At pagkatapos mansari lang nila. I mean, hindi pa sila nagtatagal ng isang taon, no? Ay pusa. Balik. Dati bulaklak na gusto mo. Gusto ko ay maging ayos ka sa araw na ito. Ako ay kinilabutan, nagbalik sa aking isipan ng sakit na nadama nung araw na ang inabutan ay trahedya na magpa hanggang ngayon dama ang sugat lalo na nung aking nabasa ang huli mong sulat. Happy man sa Rindabi, salamat sa pamamahal, pasensya na kung mas pinili ko ang magpatiwakan. Marahil dinadivert ko lang yung isip ko. Iniiba ko lang. Ang lungkot naman nun. Dog, nagpakamatay siya. Kasi minumulesya siya ng amain niya. Mapait na ala-ala ng high school ako. Ang sakit nun. Sa chorus na tayo para ayoko na maalala yung sinabi niya. School life, oh my high school life, aking pang naaalala. High school days, oh my high school days, na ikaw lang ang kasama. High school life, oh my high school life, aking pang naaalala. High school days, oh my high school days, na ikaw lang ang kasama. Ang sakit! Ang sakit! Ang sarap mong murahin. Man, ang tindi ng kanta na to. High school life.
parang ang sarap din ba, kailangan natin marinig yung una, no? Dog! Ang ganda nito. Hey, props sa'yo, man. Saludo kay Shobaldi. Shit. Writing, ang lupit. Ang tindi ng storytelling. Tapos yung visualization ng mga ano, ang ginagawa. Oh, man. Lupit. Woo! Okay, tapos na ako. Ayoko na mag... Ayoko na maging malungkot. Anyway, kung nagustuhan nyo po ang reaction na ito and you wanna be part of a little family, you can hit that subscribe button, turn on that bell, ilagay mo lamang yung sana all para lagi kang updated every time I put up a video, or you can holla at your boy dyan sa comment section. Mag-usap-usap tayo dyan anytime, anytime you wanna talk. Like, give me a heads up or any suggestions and shit. Let me know dyan sa comment section and I'll see you on the next one. Y'all stay safe. Keep on wearing that mask. Peace!